Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawin ko ng review yung bago kong cellphone na galing sa Globe, which is yung Samsung J4 Plus. So kung bago ka lang dito sa channel ko, please subscribe, like, and press the bell button to notify you on my next video. So, wala nang palugay-lugay pa. Ligoy-ligoy pa. Just keep on watching. So, magsimula tayo kung paano ko nakuha tong cellphone na to. Ganito kasi yun. Nag-inquire si Mami para dun sa renewal niya ng plan sa Globe. So, kasama ko. It was January 29, 2018. So, punta kami sa Globe. Then, nag-inquire kami. And, dung nag-aantay kami sa customer service, nagtanong ako kay Mami. Sabi ko, Mami, ano bang difference ng pag-plan tapos yung nagde-daily ako ng load 50-50, eh 3 days yun. Sa load kong 50, may 3 days na akong pang-internet. Tapos, sabi ni Mami, ano na daw yun? Parang, nag-plan na lang din daw sana ako. Tapos, kwenenta niya, sabi ko, ilang GB ba yung sa 799? So, nag-compute muna ako doon sa 50 ko per month. So, umabot siya ng 799, almost 799 or kulang, sobra pa. So, di, ayun, sabi ko kay mami, para na rin pala akong nagplan ng 799. Tapos, sabi ko, mabuti hindi na lang ako magplan. So, ayun, doon na nabuo yung decision ko na magplan. And, ayun, nagkaroon pa kami ng discussion ni Mami na siya yung magbabayad kasi pag pala nagpapangalan ako sa kanya, nasa kanya nakapangalan, babayaran agad yun. So, di, ayun, pili-pili na ako ng cellphone. Hanggang sa nakita ko yung sa choices, yung Huawei, tapos ito, yung J4 Plus. So, nagsabi ako kay Mami na, Mami, search nga natin itong mga phone. So, sinearch namin. Hanggang sa napag-desisyonan ko na ito na lang yung kunin. Kasi, bukod sa nakaplan na siya and kasama na din siya dun sa libre. So, yun. Hanggang sa nag-come up na ako sa decision na kukunin na itong cellphone na to. So, mapunta na tayo sa review ng phone na to. Bago tayo pumunta sa review ng phone, nakalimutan ko isama sa kwento na nagpa-renew si Mami ng cellphone. So, meron siya ding cellphone na nakuha, which is yung Huawei Nova 2i. So, ayun. Kasama yun sa plan niya. Ayan, plan niya is 999. So, eto. Mag-umpisa na tayo sa... Sisimulan natin sa lagayan niya. So, ito yung lagayan ng Globe. Presentable, diba? Yan. And, ayun, bago ko ito nakuha, meron kaming ginawa na meron tong freebie na travel pouch na ano, nakatago kasi nasa bag ko na. Lagayan, ginawa ko siyang lagayan ng makeup ko. So, ayun, dalawa yun, tig-isa kami ni Mami, dalawang kulay yon, isang pink, isang yellow. So, sa akin yung yellow, gusto niya yung pink eh. So, ayun, na-share ko lang. Mabalik tayo dito. So, pagka silip mo sa loob, makikita mo yung SIM card, lagayan ng SIM card. And, kapag naka-plan ka, walang automatic na number dito. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit wala. Kasi siguro, ina-activate pa kasi nila yung SIM card mo bago mo magamit. So, ayun. Ito yung lagayan. And,
wala na siyang ibang laman kundi itong box. Box ng phone ko. Simulan natin dito sa box bago yung sa phone mismo. So, pagbukas mo, pagtingnan mo tong box, ayan, itong seal agad yung makikita mo. And, syempre, open na siya. So, ayun. Tingnan natin yung laman. Pagbukas mo uli nitong box na to, ito yung bubulaga sa'yo. Yung plastic na pinaglagyan ng, hindi ko alam kung anong pinaglagyan nito. Basta may, ewan kung ba't may plastic. So, itong guide niya. Yung quick start guide. So, hindi ko na naman kailangan basahin to kasi madali lang naman gamayin yung cellphone na to. And, ayun. Pagkatapos, ito, yung charger. Yung charger, yung cord ng charger. So, hindi ko siya ginagamit kasi may charger naman ako. And, syempre, hindi mawawala yung earphones. Hindi ko din ginagamit kasi meron din ako. And, ang last na makikita mo sa loob is yung ulo ng charger. Syempre, hindi mawawala yung ulo. And, ayan. Normal lang sa Samsung yung gantong kulay talaga ng charger. And, ayun yung pinakalaman ng box niya. So, mapunta tayo sa cellphone. So, ayun. Sa cellphone na tayo, sa pinaka-body tayo muna. So, ang body niya is, sabi nung nag-sales sa akin, gold daw to. Pero, pag tinitigan mo siya, is nag-peach yung color niya. And, ayan. Glossy. And, pwede kang mag-mirror dito. Pero, medyo parang zigzag naman yung itsura mo pag nag-mirror ka dito. Pero okay na, pwede na din. Then, hindi ko pa tinatanggal to. Ewan ko kung ayaw, bakit ko ayaw tanggalin. Then, ayun, siguro ilang days pa lang kasi sa akin to. Wala kasi ko pang pambiling case. So, sobrang, ewan ko sa kung napatong to, nagasgasan agad siya. Maniit lang naman. And, ayun. At, hindi siya full screen. Ayan lang yun. Ayan. Yan lang yung screen niya. And, hindi ko pa din pinapalitan yung black screen wallpaper niya. And, pag nakikita niyo yung face, ayan yung may nakasulat niya sa baba. Ayan, yung may parang ulitin yung ito. Meron dyan face screen detector. So, kapag ginanon ko sa mukha ko, madedetect niya. So, mamaya natin matatakil yun. So, pagbukas mo ng cellphone, makikita mo yan. Siyempre, globe, bidang-bida. Bidang-bida sa globe. Ayan. Pagkabukas mo, siyempre, una-una kong tiningnan dito is yung camera. Sa camera, may makikita kang selfie focus, selfie stickers, wild selfie. Sa wild selfie, parang panorama siya na kina-capture niya din yung bawat sulok mo dito. Pero kapag sa stickers ka, may parang Snapchat. Meron siyang ano dito. Parang yun nga sa Snapchat. And another, sa selfie, wala naman siya pinagkaiba. And selfie focus, nag-blurred lang yung dito. Ang pinakatinignan ko talaga dito, kung may wild selfie. Meron. Meron siyang wide na full screen mode. Hindi siya. Yan, full screen mode yan. Naka-full screen mode siya para kung marami kayo sa selfie, hagif,
hagip niya. And ayun, maganda yung ano niya. Ewan ko kasi sa camera, wala namang akong pinipili, basta makapag-selfie lang ako eh. And ayun yung sa camera niya. And pagdating naman sa menu niya, up mo lang siya, lalabas na yung apps. Ayan. Tapos, ano ka kapag tukot pa dito, hindi na nga siya naka-automatic na installation sa Play Store. Pero pag kakita mo sa menu niya sa baba, merong additional na na-install. Pero hindi ko alam kung bakit ganun. Siyempre, unusual na ano, makikita natin dito is yung kailangan mo lang talaga. And, ayun. Yun lang yung masasabi ko dito. Then, punta tayo sa settings. Sa settings ng phone ko, ang internal niya is, saan ko nga ba nakita yun? So, ang internal storage niya is 16 GB. And, ayun. Ang alam ko dito is for 4GB ROM. And ayun, wala naman akong problema sa kanya kasi wala pa naman, ginagamit ko lang talaga ito pang internet. So ayun, after kung maipakita sa inyo yung specs nito, and ayun, nasabi ko na sa inyo, na-explain ko na sa inyo, mapunta tayo sa plan. Nakuha ko to sa Globe sa plan na 799. Sa 799 na yun, meron na akong libreng 1.5 GB plus additional na freebie na 1.5 GB din, bale. Almost 3.5 GB din yon. Yung freebie na yon is mamimili ka lang kung Spotify, Facebook, YouTube. Tapos meron pang parang HQQ ba yon? Basta yon. And ang last na kasama doon is mamimili ako kung may other network o wala. So ang pinili ko yung Unlicol sa Globe and TM lang, and Unlitech sa Globe and TM lang. So ayun, ang kagandahan lang kasi dito nung nag-check ako na status ng balance ng plan ko is ang total na ay, ang MB total niya is 3,000. 3,000 nga ba? $3,584 yung pinaka-total ng MB niya. So, sa isang buwan, kailangan ko maubos yung ganong karami para sa susunod na buwan, may panibago uli akong ganong karaming pang internet. So, ang nagagamit ko pa lang is nasa 672.82 MB. So, kapag nag-upload kasi ako ng video, nagwa-wifi ako. So, nakakaless yun. And, ayun, malaking tulong yung plan kasi pag wala kayong wifi, tapos nasa biyahe kayo, nakakapag-internet kayo nang hindi nyo kailangang maghagilap ng pagkukonektahan nyo. And, ayun, yun lang yung masasabi ko kasi na nagkaroon ako ng instant na bagong cellphone dahil lang sa 799, and babayaran to for 2 years. So, kayo na bahalang mag-compute sa 799 times 2 years. So, ayan. Yun lang yung laman itong video to, and nag-share lang ako. And, see you on my next video. Please subscribe to my channel, and ayun, click the bell button para kayo ma-notify sa sunod kong video. And, bye-bye!